50,000 Afghanistan ay pansamantalang manunuluyan daw sa Pilipinas. Papayag ba kayo, guys? So, yun guys, welcome back sa aking YouTube channel, Tribong Manubo Vlogs. So, magandang araw sa ating lahat at shout out sa aking mga katribong Manubo, Magdaw ni Edo, Iyo, Tibo. Yun. So, ngayon guys, kumbaga magbibigay lang ako ng opinion tungkol dun sa 50,000 Afghanistan daw ay pansamantalang maninirahan dito sa ating bansang Pilipinas. Yun. So ngayon ang sabi ni Madam Senator Ma'am Amy Marcos na uunahin muna natin yung ating mga kababayan na mga kapwa Pilipino dito sa ating lugar, bansa. Kasi sa totoo lang, ito ang opinion ko, ang dami pa mga Pilipino na dito sa atin ay naghihirap pa, no? Doon yung mga Afghanistan na yun, ano, pagdating dito bibigyan ng trabaho or papagtrabahuin o ano ba, comment nyo nga guys, kasi ang nasagap ko lang ay pupunta dito, kumbaga parang isisecured lang yata, yun yata yung ibig sabihin, isisecured lang yata dun sa gulo, dun sa lugar na yon, or what ang gagawin nila, parang ganun, parang papatirahin lang dito. Yung pagtira nila dito, sinong mamumroblema? Yung ating presidente dito, yung mga namumuno dito yung mamumroblema. Bakit dito pa sa atin ilalagay? Siguro kung meron siguro sila mga kasunduan nung araw, pero titingnan naman nila yung ating kalagayan dito sa ating bansa. Ang dami pang naghihirap eh. Sige, kung sakaling pagtatrabahuin niya mga yan, paano? Ang lalaki pa ng mga sahod, no? Ang lalaki pa ng mga sahod kaysa sa Pilipino. Unahin nyo yung dagdag na 150 kada araw sa ating mga kababayan. At saka marami pang mga tao ditong walang trabaho. Marami pang mga dapat nating pagtuunan ng pansin at mas kumbaga bigyan ng opportunity kaysa naman doon sa ibang mga lahi. Kumbaga, tao din yun. Siyempre, maaawa tayo. Tao yun. Pero dapat uunahin mo. So, kayo guys, ano ang masasabi nyo? Basta para sa akin is bakit tayo pa ang pinili, no, na tayo nga dito kakaunting populasyon lang, tapos sabay yung mga tao din dito ay naghihirap, maraming naghihirap, tapos mag-aampon pa tayo dun sa mga ibang lahi. Kung magkaroon ng problema yan dito, kung anong gagawin dito, sinong mamumroblema? Yung presidente natin, yung mga namumuno dito sa atin, sa ating bansa, di ba? Silang tumbahin ang yun, guys. Kayo, ano ang masasabi nyo dyan sa 50,000 Afghanistan na dito daw manunuluyan ng 4 na taon? Ngayon, unahin muna yung ating mga kababayan dito sa atin sa parting Luzon. Meron ng plataforma si Sir PBBM, yung mga pabahay meron na, no? Pero sa probinsya, wala pa nga akong nababalitaan kung ano yung mga plataforma na dapat nyong gawin doon. Bibigyan ko kayo ng idea. Pumunta kayo ng probinsya, meron kayong mga taong papupuntahin doon at pag-aaralan nyo yung mga lahat ng lugar doon kung ano yung dapat na mga pwedeng maitulong doon sa mga kapwa nating Pilipino. Yun. O kaya, yung mga nasa LGU-LGU, halimbawa sa mga poblasyon-poblasyon, ay mag ano kayo ng parang letter or etc. Kung ganito ang gagawin nyo, pag-aralan nyo doon sa lugar nyo kung ano yung dapat na mga pangkabuhayan at para maitulong namin sa inyo na kami habang nalito pa sa katungkulan na ganito. Wala pang ganun eh. Dito sa Manila meron na yung mga kapwa nating mga mahihirap dito, meron ng ano, pabahay mga ganyan etc. Pero doon sa ating mga probinsya, wala pa. Parting Mindanao, parting Cebu, parting mga Visayas at saka Mindanao, parang wala pa akong nababalitaan na pinag-uusapan kung anong dapat maitulong sa ating mga kababayang mga Pilipino na nanandoon. Di ba? Tapos ngayon, papasukin yung Afghanistan na 50,000 katao. Dagdag problema yan dito sa ating bansa.
Alam naman papabayaan yan. Ano yan? Magtatrabaho dito. Comment nyo nga guys. Ano yan? Magtatrabaho yan dito. Or susuportahan ng US. At saka presidente ng ano, presidente ng presidente nila doon sa kanilang lugar. Oh. Kung magtatrabaho yan dito, sigurado ako para mga Chinese yan. Ang lalaki ng mga sahod. Oh. Kami na mga taga rito, tayo mga kapwa natin, ang sahod hindi pa nga na-aprobahan yung 150. Oh, tapos ngayon nasagap kong balita sa aking kasamaan na doon sa napanood niya na hindi talaga totally 150 sa probinsya, lahat ng ano region. Isang daan lang daw yata. Hindi lang ako sigurado, no? So, dapat, tama yung sinabi ni Ma'am Amy Marcos na unahin muna natin yung ating mga kababayan. Ang dami pa nga mga pag-alagala dyan sa ating mga, ano? Ang dami pa nga walang mga trabaho na ating mga kababayan. Oh, tapos, anuhin pa natin yung mga nasa ibang bansa. Oh. Oh, sige, nandun na tayo. Kung mayroong mga usapan na ganun, eh, sana nasa atin naman yun eh. Nasa namumuno naman yun kung tatanggapin natin yan o hindi. Oh, meron namang mga nasa ibang meron namang mga ibang bansa na pwedeng paglalagyan yan. Oh, forget. Ano, sunod lang tayo ng sunod sa mga puti. Kaya ayaw ni Tatay Duterte niyan eh. Oh. Kasi sunod lang tayo ng sunod eh. Oh. May ano, i-secured yung mga Afghanistan. Oh, meron namang mga ibang bansa doon ah. Oh, ang point doon, ang main point ko doon ay mahihirapan yung ating namumuno dito. O sige, kaya nyo gawan yun. Kayo namumuno dito, kaya nyo gawan. Hindi nyo pa nga kayang gawa ng paraan yung mga kapwa nating mga Pilipino nandito sa ating bansa. Yung sahod nga natin dito sa ano, hindi pa nga lahat, hindi pa nga naaprobahan yung panukala ni sino ba yun? I salute you yung nanukala niyan. So, yun lang guys, ang masasabi ko lang na unahin muna yung atin dito mga kapwa natin. Ang dami pang walang mga trabaho. Oh, ang dami pang mga lugar na ang bababa ng sahod. Kagaya dun sa lugar namin, sa Tandag Surigao del Sur, 3:50, 8 oras. Oh, di ba? Oh. Tapos wala pang plataforma para sa mga lugar na mga liblib kagaya na dun sa Mindanao. Oh, wala pa kayong pinag-uusapan or plataforma doon. Oh, sige. Yung sahod na yan, malaking bagay na rin yan kung sakaling matuloy na yan. Dagdag, pero sa totoo lang, kahit pag-aralan nyo ng 10 beses, kulang pa rin yan eh. Oh, kulang pa rin yung sahod na yan. Oh, sa totoo lang. So, yun lang yung masasabi ko, ano, para sa akin. Ewan ko lang sa inyo guys, ano nyo lang yung opinion nyo. Yun yung reaction ko regarding doon sa paparating na daw yata o parang papunta na talaga dito kasi bisa-bisa na yung pinag-uusapan nila eh. Sabi pa ni Senador Jinggoy, dubli-dubli bisa-bisa ganun, o bakit hindi na lang sa Amerikano. Pero yun nga yung masasabi ko na dapat tama yung sinasabi ni Ma'am Amy Marcos na unahin muna natin yung ating mga kababayan. Probinsya, wala pang plataforma kung anong dapat na may tulong sa ating mga kababayan na naghihirap doon. Pati nga sa mga ano, lalo na sa mga farmers, ang bababa ng ano, pagbibili ng mga produkto nila. So, yun yun sana yung pagtutuunan sana ng pansin ng ating mga namumuno sa ating gobyerno, namumuno sa ating bansa. So, yun lang. Maraming salamat at shout out sa lahat ng mga supporters ko dyan. Shout out sa aking mga katribo, Tribong Manubo Vlog, Magdaw ni Edo Iotibo, at saka yung mga friends at kamag-anak, kaibigan. Yun na nga yung may friends at kamag-anak, kaibigan, katrabaho. So yun, shout out sa inyong lahat. So yun lang guys ang masasabi ko, yun lang din yung reaction ko doon sa content na yun. Ngayon, content ko ngayon na regarding doon sa mga Afghanistan na 50,000 katao. So maraming salamat sa inyong lahat. Saludo. Salamat sa mga nag-share. Hey! So, yun lang. Mas maganda unahin ang ating mga kababayan.
Seryoso to paro, huwag kang ano, seryoso to. Ano to, sa Pilipinas to, ang pinaglalaban ko. Shout out dyan sa mga babae na sa crossing, yung tag. Ano, salis. Tap ng dalis ang ibo. So yun lang lahat ng mga ano, shout out sa mga friends ko dyan. Sa lahat ng mga katrabaho ko dyan at sa lahat ng mga, yun, mga friends nga, yun. So shout out sa inyong lahat. Yun lang. Comment nyo na lang guys yung reaction nyo dito regarding dyan sa issue na yan ngayon na kumakalat sa social media dun sa Afghanistan na yan, yan na maninirahan daw dito sa ating bansa.